Seriously, Damian? Kanino mo pa ako pinaglalakad? Saan mo ba ako dadalhin? Nagrereklamo ng mga paa ni Cassie. Naka-blindfold pa siya at walang kaalam-alam kung pasasaan ba sila. Basta na lang siyang hinila ni Damian at sinabing may ipapakita daw sa kanya. Lakad pa, malapit na tayo. Kanina mo pa sinasabi sa akin yan? Nakakaraming hakbang na kaya ako. Nakasimangot na sagot niya. Tumawa lang ito at nakaalalay sa kanya. Huwag ka na magreklamo. Magugustuhan mong papakita ko. Promise. Sus, baka mamaya dalhin mo na ako sa bangin at itapon ha? Silly, hindi ka naman siguro nagkakagusto kay Simon para gawin ko yun, hindi ba? Nanunuksong tanong nito. Eh paano nga kung nagkakagusto ko kay Simon? Ihuhulog mo ako sa bangin, ganun? Ganting pang-aasarin niya. Hanggang ngayon, alam niyang may pagsiselos pa rin ito kay Simon. Minsan kasi pumupunta ang lalaki doon para sa renovation ng rest house. At sa tuwing nakakausap niya si Simon, parang handa itong bumuga ng apoy anumang oras. Imposible magkagusto ka doon. Patay na patay ka kaya sa akin. Pagyayabang nito. Wow ha? Kung hindi lang siya naka-blindfold, nahirapan na niya ito. Malayo pa ba tayo? Gaano ba kalapit ang sinasabi mong malapit na, Damian? Eto na. Naramdaman niya ang pagtigil nitong tumigil na rin siya sa paghakbang. Are you ready? Napalunok siya. Yes. With that, tinanggal nito ang blindfold sa mga mata niya at bumungad sa kanya ang daang-daang alitap-tap na tila nagsasayawan sa ilalim ng mga bituin sa langit. Nagbibigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi niya napigilan na mapanganga. Hindi araw-araw ay nakakita siya ng ganong karaming alitap-tap. Hindi araw-araw ay mararanasan niya ang malaingkantadya na kapaligiran. Humakbang siya at inangat ang palad sa ere. Hinuli niyang isang alitap-tap sa kamay niya. Pagkatapos ay binuka ang kamay at muling pinakawalan. Lumapad ang ngiti sa mga labi niya habang pinapanood ang mga alitap-tap sa ere. Para siyang bata na nakakita ng bagong laruan. Wow, Damian! Ang dami nila! Lumingon siya dito. May maliit na ngiti sa mapangakit na labi nito habang pinagmamasdan siya. Bakit ngayon mo na sinabi sa akin na may ganito pala dito? Ang daya mo! Because I wanted to surprise you. You really surprised me. God, ang sarap nilang kunan ng picture. Pero mas gusto ko silang panoorin. Hinawakan siya ni Damian sa braso. May inihanda pa ako para sa'yo. Ano yun? Dinala siya nito sa tabi ng isang malaking nara. Kung saan may nakalatag na malaking blanket at maliit na mesa. Sa kandila doon ang gagaling ang dagdag na liwanag. Bumalik ang tingin niya kay Damian. Nagtatanong ang mga mata. Ano to? Inihanda ko ito para sa'yo, sa ating dalawa. I want this night to be perfect for you, to be memorable. Tumawa siya. Dinadagsa ng kilig ang dibdib niya. You don't need to do that. Lagi namang memorable ang mga nangyayari sa atin. Pero may iba pa akong pakay sa gabing ito, mahal. Ano yun? Hindi ito sumagot. Nagulat siya nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Mula sa bulsa nito, may kinuha itong maliit na box. Kumabog ang dibdib niya at kahit hindi pa binubuksan ni Damian, ang laman ng pulang box na yun. May kutob na siya kung anong nasa loob noon. Oh my God! Damian, are you serious? Pinilit niyang maging kaswal ang boses pero kusang nanginig ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Maikling tumawa ang lalaki. Pagdating sa iyo, palagi akong seryoso kasi. Lahat ng sinasabi ko, lahat ng nararamdaman ko para sa iyo. Walang bahid ng pagpapanggap ang mga yun. So I'm here, nakaluhod sa harapan mo. Saksi ngayon ang lugar na ito, ang mga puno at alitap-tap sa paligid while I'll ask you. Nag-pause ito. Kinagat ang labi at nanunuyo ang asul na mga mata. Will you be my wife? Nagbukas sarang bibig niya at walang salitang lumabas sa mga bibig niya. Pero sa kaloob-looban niya, parang sumasabog sa saya at galak ang puso niya. She couldn't control her tears. Damian, ay... God damn it, hindi niya magawang makapagsalita ng diretsyo. Sumingap siya at pinigilan ang pagpapatakan ng mga luha sa pisngi niya. Why are you crying, love? Hindi ko intensyon na paiyakin ka. Tumayo ito at pinahid ang mga luha niya. Hindi ka pa rin ba handa? Okay lang kung ayaw mo pa rin magsettle. I can wait. For you, I will. No, Damian, hindi yun ang dahilan. She licked her lips. It's not that I'm not ready to settle down. I'm just worried. Worried about what? Na baka hindi ko seryosohin to?
Kasi mahal kita at seryoso ko kapag sinabi kong gusto kitang maging asawa. Hindi rin yan ang gusto kong sabihin. Hindi ako manghuhula kasi. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo ngayon. All I want to know is your answer. Kung handa ka na bang ibigay sa akin ang sarili mo habang buhay? Napakadali kung sasagutin niya ito ng oo. Pero alam niya na hindi pa rin ganun yung kadali. Hindi mo kasi naiintindihan, Damian. May mga dapat na silang ayusin at hindi sila pwedeng umapak sa sunod na level ng relasyon nila na hindi pa yung nabibigyan ng kaliwanagan. Then explain, tell me. Frustrated na sabi nito. May paghihirap sa mukha nito at kumirot ang puso niya. Tapatin mo din ako kung ayaw mo lang talaga kasi tatanggapin ko naman kung tatanggihan mo ko ngayon. Tatanggapin ko kahit masakit. Parang gusto na naman niyang maiyak. Paano ba sila napunta sa ganoong sitwasyon? Nahihirapan siyang ipaliwanag sa binata. Nahihirapan siyang sabihin ang totoo. Nanginginig na inabot ng dalaga ang pisngi ni Damian. Umaapaw ang emosyon na tinitigan niya ito. Itinatatak sa isipan ng bawat anggulo ng gwapong mukha nito. Mahal kita, Damian. Mahal na mahal kita. Pero nangangamba ako. May hindi ka pa naiintindihan sa ngayon. Hindi pa maliwanag ang lahat sa'yo. Gusto ko pareho tayong handa para dito. Is this because of my condition? Dahil ba sa pagkawala ng memorya ko sa nakalipas na 2 taon? Matigas ang tone nito. She nodded. Gusto kong maalala mong mga yun bago mo ito itanong sa akin. Sa kanilang dalawa, siya lang ang malinaw na nakakaalala ng mga nangyari. At kung ano man ang naging galit niya kay Damian noon, natabunan na yun ng mga pinagsaluhan nila ngayon. Natutunan niya itong patawarin, kinalimutan na niya ang nakaraan dahil mahal pa rin niya ito. Mahalaga pa ba yun? Mahal kita kasi. Mas mahalaga ka sa mga memoryang yun. We don't need it. Hindi ko na kailangan pang maalala ang mga yun. Ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang. With you, I am the most contented man in the world. At kung sasagutin mo ko, tatanggapin na maging akin ka habang buhay, I will be the luckiest man alive. And then we can make new sweet memories together. Mga alaala na hindi ko na makakalimutan pa kahit na anong mangyari pa sa akin. Ayaw mo ba nun? Umiiyak na siya. Tago sa dibdib niyang lahat ng sinasabi nito at hindi na niya magawang makontrol pa ang nararamdaman. Pinupuno ng kaligayahan ang puso niya. Unti na lang, bibigay ng mga tuhod niya at sigurado siyang kasabay nun ay maibibigay na niya ang hinihinging sagot nito. Sagutin mo ko, mahal. Ano mahalaga pa bang mga alaalang yun kaysa sa kaligayahan natin ngayon? Mahalaga pa bang nakaraan kaysa sa nangyayari sa atin ngayon? Dahil ako, sigurado ako na kahit ano pang mga nawalang alaala sa akin, ikaw pa rin ang mahal ko at mamahalin habang buhay. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pasayahin at alukin na maging asawa ko. At kung papipiliin ako kung ikaw o mga alaala natin noon, ikaw ang pipiliin ko. Dahil ikaw lang kasi, ikaw lang bumuo sa akin. Ikaw lang gusto ko maging laman na nakaraan ko, na ngayon at nang hinaharap ko. She couldn't control herself anymore. Hinagilap niyang batok nito at siniilito ng halik. He was right. Mas mahalaga ang meron sila ngayon kaysa sa nakaraan. Ngayon niya lang yun na-realize. Kahit na maalala pa nito mga nangyari noon, hindi na siya dapat mangamba na maging dahilan yun para mawasak sila. Sa lahat ng sinabi nito, sigurado siyang hindi na yun magiging dahilan para maghiwalay pa sila. Anong ibig sabihin ng halik na yun? Habol-habol ang hininga na tanong nito nang paghiwalayin niya ang kanilang mga labi. Ngumiti siya at hinawakan sa magkabilang pisngi para titigan. Ang ibig sabihin nun? Oo, pumapayag na ako. He broke into laughter and tears. Yes! Sigaw nito. Pagkatapos ay pinugpog siya nito ng halik sa mukha. Tumatawang niyakap niya ito, kinuha nitong kamay niya at sinuot ang singsing sa daliri niya. It was a simple platinum band with blue diamonds, just like his eyes. Kinagat niya ang nanginginig na labi at umiiyak pa rin. Shh, I know you're emotional, but can you stop crying? Baka isipin ko, napipilitan ka lang talaga na pumayag magpakasal sa akin. Sira, masaya lang ako. You made this night memorable for me. Umisi ito. Talaga, gusto mo mas gawin nating memorable ang gabing to? He licked her lips shamelessly. At walang pakundangan na bumaba ang tingin sa dibdib niya. Umalakak siya at piling umiti sa binata. Ipinato niya ang kamay sa umbok sa harapan nito at pinisil. Well, sabayan mo ko. Gumiling ka. Mahinang utos ni Damian. Nakahawak ito sa balakang niya. Nakikita niya ang sarap na nakalarawan sa mukha nito at mas lalo siyang nag-init. Nararamdaman na niya ang pamilyar na pag-abot sa kasukdulan.
Naramdaman niya ng binata dahilan para mapanganga ito. "Where did you learn that muscle control? Oh damn, you think I can't do that, ha?" Huh? Napakasarapan ng uri ng gwapong mukha nito habang napapapikit sa sarap. "Gandamit, I'm coming." Parang mabangis na hype na kumawala ang ungol sa labi nito nang maramdaman niya ang pagtilamsik ng mainit na resulta sa pagnanasa nito sa kailaliman niya. Halos magkasabay na narating nila ang kasukdulan at kapwa nanginigang katawan sa ibabaw ng pulang blanket. Habol-habol ang hininga nito sa leeg niya. Bahagyang napangiti si Cassie. Ngayon niya lang na-realize may pagkamaingay din pala si Damian sa mga ganitong sitwasyon. Ano kaya kung e-record niya minsan ang pagiging noisy nito? Ah, sa tingin niya, magandang idea yun. Itatago lang niya para sa kanyang sarili. Pangalawang gabi na nila yun ni Damian na pumunta sa parte ng kagubatang yun. Inuubos nilang oras doon sa pagkwakwentuhan at pagtatalik sa gabi. Sabi ng binata, safe sila doon. Private property ng mga ito ang lugar na yun. At sigurado ito na walang ibang naliligaw na tao doon. Hindi naman sila doon mismo natutulog. Pagpatak ng alas 11 ay nabalik na ulit sila sa rest house. Humiga ito sa gilid niya. Sigurado siya, hindi na ito makakahirit ng isa pa. Aba, panglima na nilang rounds yun. Baka naman mawala na siya ng malay mamaya sa sobrang pagod. But seriously, hindi na siya magtataka kung malaman niya isang araw na buntis na siya. Hindi siya gumagamit ng pills. Si Damian naman hindi gumagamit ng proteksyon. At pareho silang hindi mapigil ang pangangailangan sa isa't isa. Ano pa nga bang magiging resulta nun? Bumuntong hininga si Cassie. Para saan yun? Ang alin? Ang pagbuntong hininga mo? What are you thinking? Bumaling siya dito at nakita niyang nakatutok sa kanyang asul na mga mata nito. She forced a smile. Wala lang yun. Anyway, sure ka bang walang sawa dito? Baka mamaya may gumapang na lang pupunta dito sa pwesto natin at tuklawin tayo. Wala nga, ilang beses mo na yung tinanong. Maniwala ka, kung mayroong may gustong tuklawin ka, ibang klaseng sawa yun. Sigurado ako doon. Tumaas ang kilay niya at ngumuso. Seryoso akong nagtatanong, tapos ikaw kung ano-anong kamanya ka nang sinasagot mo sa akin. Seryoso din ako. Paano ko sabihin kung buhay na ulit ang sawa na yun at gusto na ulit manuklaw? Ay naku Damian, magtigil ka. Baka gusto mo naman palakarin ako ng maayos? Umalpas ang tawa sa lalamunan nito. Maya-maya ay natahimik sila. Napakaganda ng kalangitan ng gabing iyon. Kumikinang ang mga bituin at nagbibigay ng dramatikong epekto sa paningin niya. Damian, pwede ba ako magtanong? Hindi niya inaalis ang tingin sa langit. Sure, ano yun? Anong gagawin mo kapag may naalala ka na hindi magandang nangyari sa atin noon? Kunwari lang. Anong gagawin? I think wala. Are you sure? I'm sure. Sabi ko sa'yo kahit ano pa mang mangyari sa atin noon, naalala ko man o hindi, wala pa rin namang magbabago sa nararamdaman ko sa'yo. You're still the woman I love. Hindi mababaw yung pagmamahal ko sa'yo para madaling magbago yun dahil lang sa may naalala ko tungkol sa nangyari noon. Ngumiti siya, satisfied sa naging sagot nito. Eh, paano kung ako kasi? Paano kung ano? Paano kung may nagawa ko na maaring ikagalit mo? Hindi man ngayon but in the near future. Magbabago ba yung pagmamahal mo sa akin? Kamumuhian mo ba ako? Umiling siya. No, of course. No. Bakit hindi? Sandaling nag-isip siya. Siguro dahil mahal kita, kaya kitang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Iintindihin ko kung ano man yun dahil sigurado naman ako na ginawa mo yun na may tamang dahilan, hindi ba? He smiled. Good answer, sabi nito at pagkatapos ay umakap ito sa kanya. Isiniksik ang mukha sa leeg niya. Ipinikit niya ang mga mata at hinayaan lang niya ito. Sana ay ganun lang sila palagi. Kontento at masaya sa piling ng isa't isa. Welcome back! Masayang bumungad si Tita Gemma sa pagbabalik nila ni Damian. Gabi na sila nakarating sa bahay ng mga ito. Bago umalis sa sagada ay nakapagpaalam sila ng maayos kay Manang Lusing at Simon. Nangako sila ng binata na babalik ulit doon sa susunod na buwan. Napagod ba kayo sa biyahe? Hindi naman po masyado, tita, sagot niya at nakipagbeso dito. Sunod na humalik dito si Damian na may bitbit na ilan nilang gamit. Gutom na ba kayo? Kumain muna tayo. May inihanda ako para sa inyo. Sumunod sila dito sa binata. Ipinaubayan na nila ang kanilang mga gamit kay Mang Impe. Ipinadala na nila yun sa magiging kwarto nila. Alam ko naman na napagod kayo sa biyahe kaya nagluto ako ngayong gabi ng masasarap na pagkain para sa inyo.
And true enough, iba't ibang putahe nga ang nakahain sa mahabang lamesa. Ngiting-ngiti si Tita Gemma habang inaasikaso silang dalawa ni Damian. Ma, nasaan si Papa? Nasa opisina, but I think he's on the way na. Dumako ang tingin ng ginang sa kanya. Kamusta, Iha? Mas lalo kayatang gumaganda ngayon. Hindi ka ba pinapagod nitong si Damian? Bago pa siya makasagot ay umangal na si Damian. Ma naman, huwag niyo na namang usisain kung pinapagod ko lagi si Cassie. Amin na lang yun. Nanlaki ang mata ng dalaga at binunggo niya ang binti nito. Damian, hindi niya napigilan na mag-init ang mukha. Wala talaga itong pakundangan. That's okay, Iha. Nag-enjoy ba kayo sa sagada? Enjoy na enjoy, ma. Pili yung sagot ng binata. Gusto na niyang sakalin si Damian sa harap ng ina nito. Sigurado na siyang kasimpulan ng mga kamatis ang mukha niya. Nag-enjoy naman po. Isang beses lang kaming lumabas para pumunta sa Bumudok. Hindi na kami nag-travel masyado. Baka kung ano po kasi mangyari, I'm sure may next time naman. Mahalaga, nag-enjoy kayo ni Damian. She smiled, of course. Masasabi niya na nag-enjoy siya. Bawat sandali na pinagsaluhan nila sa sagada ay lagi niyang maaalala. Nang matapos na silang mag-dinner ay kinausap siya ni Tita Gemma sa hardin ng mga ito. Malawak iyon at nagagandahan ang mga halaman na may iba't ibang kulay ng bulaklak. Alam niya na mahilig ang ginang sa gardening. Ganun rin si Damian. Iha, nagpapasalamat talaga ako sa iyo sa pagmamalasakit mong ito sa anak ko. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi niyo naman po kailangan gawin yun. Hindi pagmamalasakit ang dahilan kung bakit siya nasa tabi niya. Sigurado siya. Mahal niya si Damian kaya niya ginagawa ang lahat ng ito. Gusto kong tulungan si Damian at alagaan tulad ng ginagawa niyo sa kanya. Napakurap ang ginang. Nakagat niyang ibabang labi at nag-iwas ng tingin. Hinawakan ni Tita Gemma ang magkabilang kami niya at hinuli ang mga mata niya. Huwag mo sanang mamasamain itong itatanong ko, Iha. Pero may nararamdaman ka pa rin ba sa anak ko? Mahal mo pa rin ba si Damian? Hindi siya nakasagot. Naramdaman niya ang pag-iinit ng pisngi. God, nakakahiya. Marahang tumawa si Tita Gemma. Huwag kang mahiya sa akin, Iha. Ngayon pa ba? Ilang taon ka rin naging girlfriend ng anak ko. Mula pa ng araw na ipinakilala ka sa akin ni Damian, nagustuhan na kita para sa anak ko. Kung mahal mo pa rin siya, wala naman akong pagtutol doon. Never ko nga hadlangan kung magiging kayo ulit. I just want my son to be happy again. Saludo siya sa pagmamahal ni Tita Gemma kay Damian. Aware siya na hindi nito tunay na anak si Damian. Ampun lang ang binata ng mag-asawa. Pero sa kabila nun, matinding pagmamahal ang ibinubuhos ng mga ito kay Damian. Nakikita niya na walang pagkukulang si Tita Gemma bilang ina sa binata't sa ibang anak. Pantay-pantay ang tingin sa lahat, hindi tulad ng kinikilala niyang magulang. She sighed. Opo, mahal ko pa rin ang anak niyo. Pag-amin ni Cassie sa ginang. I'm not surprised, Iha. Ho, nang makita ko ulit kayo ni Damian na magkasama sa ospital, parang nakikita ko pa rin yung dalaga na mahal yung anak ko. Nakikita ko pa rin sa mga mata mo kung gaano kahalaga sa'yo si Damian. At dahil doon, umaasa ako. Umaasa ako na kahit bumalik ng mga alaala ni Damian, hindi ka naaalis sa tabi niya. Umiling siya. Ngumiti habang may namumuong luha sa mata. Hindi na po, tita. Dumako ang mga mata nito sa mga daliri niya. Nakita niya ang pamimilog ng mata nito at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Oh my God, Iha! Don't tell me! Tumango siya. Tama po kayo nang iniisip. We're engaged. Nag-propose sa akin sa sagada at nag-yes na po ako. God, I'm so happy for you. Maluha-luha siya nitong niyakap. Masaya ako para sa inyo. Finally! Damang-dama niyang init na pagtanggap nito sa kanya bilang mapapangasawa ni Damian. Mukhang kahit nagkahiwalay sila noon ng binata, hindi nagbago ang turing sa kanya ng ginang. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Damian. Nakasandal ito sa pader at nakatingin sa kanilang dalawa ng ina nito. May ngiti sa mga labi nito. Napangiti si Cassie. No, susunduin kita mamaya. Cassie almost rolled her eyes again. Ngayon pinagtatalunan nila ni Damian ang pagsundo nito sa kanya. Nagsabi siya dito na uuwi muna sa bahay niya para tingnan ang mga naiwan niya doon. Hindi pa rin siya nakakapagsabi kay Marga na nakauwi na siya. Tsak magugulat ito kapag nakita siya nito sa shop o baka nasa bahay ito ngayon. Pwede mo naman ako ipasundo kay Mang Impe. Huwag ka muna magmaneho. Remember, kagagaling mo lang sa... You don't need to remind me.
Hindi naman ako invalid, mahal. Basta akong susundo sa'yo mamaya. 3:30 ng hapon? 3:30? Mga 5 or 6 p.m.? No, susunduin kita by 3:30 p.m. You like it or not? Ngumuso siya. Mag-aaksaya lang siya ng oras na makipag-argumento dito. Sa huli, ito din naman na masusunod. Katulad kanina, dapat mga 6 a.m. pa lang ay aalis na siya. Pero hinarangan siya ng mokong. Ito na daw ang maghahatid sa kanya, kaya ang nangyari, 10:30 pa siya nakaalis. Tanghali na. Hindi na pala tayo kinamama mamaya uuwi, sabi nito sa kanya habang nagmamaneho. Oh, doon tayo sa condo unit ko. Nakakahiya naman kinamama kung doon pa tayo sa kanila. Sabi naman ni Tita Gemma, okay lang kung mag-stay tayo doon. Mas maganda ngayon na nakikita ka din niya. Makikita pa rin naman niya ako dahil doon tayo magdi-dinner kasama ng mga kapatid ko mamaya. Eh bakit pa pala natin sa kondo mo tumuloy? Gumuhit ang pilyong ngiti sa mapang-akit nitong labi. Siyempre, paano natin ma-enjoy ang isa't isa kung doon tayo kinamama, hindi ba? Ikaw talaga, ang hilig-hilig mo. Humalakhak si Damian. Ako lang ba? Gusto mo rin naman ah. Inirapan niya ito. Hindi siya umimik. May punto naman ito. Kailan ba siya tumanggi pagdating kay Damian? She wanted it too. She wanted him to feel and taste every inch of her. And sometimes, she don't want him to stop. Binasahan niya ang labi at tumingin sa binata. Okay, mga 3 p.m. mo ako sunduin. Sa tapat ng bake shop, tumigil ang kotse ni Damian. Hindi sa mismong tinitirhan niya. Magtataka ito kapag nalaman ito na may bahay siya. Samantalang ang naaalala nito ay mag-live-in sila. Where's my keys? Demand nito bago siya hayaan na makababa na sasakyan. Inilapit niyang mukha at pinatakan ito ng halik sa labi. Hinagilap ng binatang batok niya at mas lalong pinalalim ang halik. Tumagal iyon na mahigpit 2 minuto. I love you, he murmured. I love you too. Pinakawala na siya ni Damian. Hindi ito pumayag na hindi siya pagbuksan nito ng pinto. Inalalayan pa siya nito. Hinintay ni Cassie na makalayo ang sasakyan ni Damian. Pagkatapos siya sa tricycle at nagpahatid sa bahay niya. Nakasarado ang shop. Ibig sabihin, wala pa doon si Marga. Siguro tulog pa yun sa bahay? Ano bang babaeng yun? Nawala lang siya na mahigit 2 linggo. Hindi na yata inaasikaso ang bake shop niya. Kinuha niyang susi sa bag at binuksan ang pinto. May narinig siyang kalabog. Sumibol ang pagtataka sa ulo niya. What the hell was that? Marga? Tawag niya sa kaibigan. Walang tao sa sala. May narinig siya mula sa kusina. Naglakad siya papunta doon. Doon niya naabutan ng kaibigan at nakakaiskandalo ang naabutan niyang tagpo. Nakayakap at mahigpit na nakahawak si Marga sa mesa habang pawisan ng lalaking umuulos mula sa likuran nito. Parang may sariling mundo ang dalawa at hindi na namamalayang may ibang taong nakapasok sa bahay. Damn Harley, make me yours, oh! Cassie? Napamura si Cassie sabay talikod. What the F, Marga? Narinig din niyang napamura ang lalaking katalik nito. Pamilyar ang mukha nito sa kanya. It's okay. Lalabas na lang muna ako. Ituloy niyo na yan. Baka isisipan ng mga ito sa kanya kapag nanakit ang puson ng mga ito. Halos takbuhin na niya ang daan papalabas. Buisit tong si Marga. Hindi naman siya conservative. Hindi na rin siya virgin. Pero ito ang first time niya makapanood ng live action. Leche!